Okay, so gamay na naman yung slide, no? Balik na ang tanong. So, basta kay, when designing best hydraulic section, ay ang goal is to have a maximum discharge. And then, to have a maximum discharge, balik na ko, natay least wetted perimeter nga design. So, muna na itong concepts pag-design, ano, no? So, for rectangular, the engineers already using this one, this guidelines kung ga-design sila. For rectangular channel, they're just using half of a square, no? Para ma-maximize nila ang discharge. Best na siya nga design. Not unless you were to design on yourself kung nga di ka gusto ng B over 2Y, napod kay pamaagi ana nga ma-maximize gyapon nimo discharge. And then that is a iterative method, and then I don't encourage to you to do that kay kasagaran man maski sa mga examination sa una, may ani lang gagawas kanang best section na nga na derived na sa mga ako, ano, previously sa mga nauna pang mga engineers, no? So the rectangular section is just half of the square, so kung half siya sa square, therefore duha ka y is just equal to base, no? Kay base maning kini sa ubos, therefore base ang sides, base ang sides, base ang top. So kung tungao na nimo, therefore ang y nimo is just equal to half of the b, so b is equal to 2y ang rectangular, maning best sections for rectangular. Next, for trapezoidal, we have to have a half of a regular hexagon muna trapezoidal. So dapat kung unsa man ang imong slope sa imong channel diari is just equal to the base of the channel diari. Di ka pwede mag-ingon nga ang base nimo diari is just equal to 1/2 ani nga slope. Dili na sa pwede tungod kay kuan base man atong ginapangita. Not unless nga gipa-design mo gina to, pangitaon nimo ang best section na abuy pamagi gyapon ana, no? And then balik na ko, iterative method siya, so medyo dugay gid siya kung i-compute ni ani. Next is circular or semicircle. As you can see, half gihapon siya sa circle. Semicircle yang required para makakuha og maximum wetted perimeter. And then lastly, triangular. Sa mga triangular ditches, kasagaran, in 90 degrees na nimo dapat para may mo siyang best. Wider than that or kanang mas ubos ana, kanang mas gamay nga angle ana, you need to say, dili na sa best kwan, triangular shape, no? So, mali ang yung timanan lang kung ga-design mo og kwan, best shapes para sa hydraulic section, no? So, diretso na tag-example. Last example naman sa din na to. Design a trapezoidal traveled concrete channel based on a hydraulic cross-section nga 10 cubic meter per second flow rate with a height difference from 0.1 to 0.2, 1 kilometer apart is 400 mm. So, height difference is 400 mm, 1 kilometer apart ang 0.1 to 0.2, and then we have a flow rate discharge, no, ginapangayon niya, 10 cubic meter. So, para ma-design na ito na siya, first, i-determine mong given kay flow rate nga 10 meter cubic per second. You have this 400 mm nga height difference. This time, height difference na siya. So, may nito say, nag-iabot siya energy grid line nga difference, no? 0.4 meters. And then, napot ay L nga 1 kilometer or 1,000 meters. Also, we have our N. Based on our given nga traveled concrete channel, based atong Manning's number kaganina nga tabulation, natay 0.012 in meters, no? Dayon, remember lang, once katong tabulation ka atong niagi nga pipe distribution, ka-remember mo itong pipe distribution nga nai epsilon, dali siya k sub s, kato siya, na siya values for SI, na po siya values for English. This time, kay Manning's number, we will be utilizing the value as is lang. Kaya naman tayo lahi-lahi nga formula gamiton for English o SI, di ba? So, natay multiplier nga 1.49 sa isa, natay 1 nga multiplier sa isa. So, muna na itabo sa to karon. And then, we know nga ang delta Z over L na to is just equal to slope, no? So, muna siya to ang S. So, 0.4 over times over 1,000, natay 0.004. So, maski wala na ako gigiven diari ang ato ang slope, makompute lagi apo nimo kay kasagaran mo ni mga problem gagawas kana ikop ang magcompute sa slope. So ayaw mo kawala ning h over l, mura ra siya kuan try go na to, no? Okay,
Kung ano na tayo nakuha ng mga given, ang requirement na to, to have a trapezoidal based hydraulic section with a 10 cubic meter per second nga discharge. Nakuha na to ang S, bago lang, and then we have our N based on the table. So, the criteria for trapezoidal section to have a best hydraulic section trapezoid na yung shape must be half of a hexagon. Kung sa may criteria na kung half of a regular hexagon, meaning to say, all sides will be equal. And then, if you will to design, you were to design a 10 cubic meter kining blue, is 10 cubic meter na siya per second. Therefore, ang ato ang channel slope na to is just equal to the channel base. Iyan ang pag-design na to. No? Based lang dito sa figure na gidrawing na to, naka-picture kanina sa pinaka-intro na to. So, we will have this figure as kanang ato ang baseline na to sa pag-design. So karon, kabalo ta pag hexagon, it has an internal angle nga 120 degrees. I believe kabalo pa mo unsaon pagkuhaan pero kini naman nya shape pud ang medyo kote no. Hexagon has an internal angle of 120 degrees. Common na siya sa ato basta regular hexagon na tay formula ginagamit ana sa una na. And then since 120 degrees na siya, butangan na lang pud ako diari. Therefore, kini siya nga angle is just equal to 60 degrees. Kay straight angle mo na siya. Okay, natay 60 degrees. Karon, we can assume, we can determine nga ang ato ang wetted perimeter is just equal to L plus L plus L. Tama? No? Natay L plus L plus L lang, mura ng wetted perimeter. Wala na ilabot ang ibabaw. So, therefore, makakuha tag 3L. Next, for area, we have to have an area of the trapezoid. Anyways, dapat kung kakompute mong best geometric section, dapat kabalo na mo. Medyo sweet-sweet na mo sa inyo ang geometry, analgium, kung saan niyo pag-compute or pag-derive sa mga equation, no, para dili ka mag-disod. Maski wag ka kamimoray sa mga formula, kung kabalo kang derive, dali na kayo na ninyo i-derive. No? So, area is just equal to base 1 plus base 2 times height. Muna siya itong formula ni trapezoid. And then, we know nga ang ato ang height, kini siya. So katuwa na itong gamiton. So, sine theta, sine 60 is just equal to opposite over hypotenuse. So, opposite na ito is height, hypotenuse is L. Therefore, we can get H nga 0.866L. So, nanatay height nga nakuha. Next, B1 na ito is just equal to L. So, therefore, ang base na ito, kanan sa ibabaw. So, unsang base na ito, L plus karon cosine na ta kay adjacent na no kini siya atong i-plus kadali lang drawing na ko diari pag i-drawing ako na diari kana siya mo ni siya ang ato ang ginatawag nga L cosine 60. Maklaro ba ninyo? Okay, natay L cosine 60 yara, so duha man ato nadugang ana. Therefore, L plus 2L cosine 60 is just equal to base 2. So, gi-compute na ito na siya. Therefore, natay nakuha nga 2L nga na-compute. No? Kabalo mo na, kay ang cosine 60 is just equal to 1/2 man. So, 2 ka 1/2 nga L is just equal to L. So, L plus L is just equal to 2L. No? So, therefore, we have our area is just equal to 1/2 L plus 2L times 0.866 nga height. No? Kini siya, gi-plug in na ito sa formula nga ni trapezoid. Therefore, nakay nakuha nga 1.299L. Karon, nanakay P, nanakay L. Nanakay P, nanakay A. Therefore, makuha na nimo ang hydraulic radius. So, A over P is equal to 1.299L squared over 3L. So, to have the best hydraulic section, you must, kung trapezoid ito gamiton, you will have an RH of 0.43. So, pwede na ninyo timan ang diretso. Okay, gidiride na ako na, no? 0.43L. So therefore, using the discharge equation ni Mannings. Mannings ta kay naman siya Mannings number nga gihatag. Si Zeta kung wala siya nagatag og Mannings equation, no. Pero nagatag man siya og Mannings. So Mannings na today. So 1 over n, remember kay kuan man ta metric, therefore wa ta naggamit atong 1.49. Migamit ta og 1 lang nga value. Over Mannings number times area times RH to the 2/3 of S to the 1/2. Therefore, plug in na ito na tanan using 10 cubic meter nga given. Natay kini siya
1 over 0.012 times 1.299 in terms of L times area nga 0.43 in terms of L gihapon og slope dayon. So makuha na to ang L equal to 1.421. So pasabot ana nana tayo L. Pwede pa nato na i-further solve nga dapat ang imong angle diari is ani, dapat ang imong height is katong 0.866 times L. Iyato na sa pag-compute. So kamo na bahala, basta kani stop na ko aning L is equal to 1.421. So depende na sa akong pangayo. Let's say for example, mangayo ko what will be the height of the trapezoidal channel para makaya mo tag best section. So kamo na bahala mag-compute ana. Plug in na ninyo dito sa kuan katong ato na compute ka H kaganina no. So okay. That's it for our discussion karon. Any more questions? Questions, clarifications. Aday, wala naka-join na. Wala na? Okay, so atong next topic, we will not be having our meeting na next week siguro kay doon lang ito siya kaya sa Christmas break. So, patay mo ako. And jump wires and water hammer. Kwan na, next meeting, alert na siguro nga the sa on our syllabus and then kaya na nato niya i-compress into one discussion kay mugbo naman ni siya water hammer o kining high school lang medyo iyan na siya kamubo nga topic yun kung i-combine kining verse lang ang libog-libog kay maggamit pa tag integration ani og derivation kay na kung dapat sirito pagyapon mo sa pag-integrate kay para mga kakompute sa mga requirement ni Wears. So since dili naman ta mag-meet next week, kuha na lang, hatag na lang ko sa inyo og assignment para po na ay mapuslan and then by next year na ko magatag sa inyo og quiz og another laboratory siguro kay para dili na kayo gubot inyo Christmas break. Wala naman ko ikuan sa inyo ah. Wala naman siguro yung balance and then most of you nakapasa naman yapon sa inyo ang laboratory na. So if wala na, we may adjourn this meeting. God bless. Merry Christmas sa tanan. Bye-bye.